Hello guys, good morning, good evening sa inyo. Saturday today, samahan nyo ako, magbabike tayo. Ikot ko kayo sa neighborhood namin. And at the same time, sagot tayo ng mga Q&A. So tara. Let's go! Samahan nyo ako guys. So ito yung neighborhood namin. Kung kapasin nyo guys, may mga decoration na ng Halloween. Ayan, ready na sila. Ready sila sa Halloween. Oh, scary. Ayos. Ano kayang didesign namin sa bahay namin? Actually, nag-iisip pa kami. So, siguro kung meron kayong suggestions, iisip namin maglagay ng mannequin sa bintana para manakot. Ayun. Let's go. So guys, medyo malamig na. Lumalamig na. Dito sa Alberta. So kapag hinahatid ko yung mga kids sa umaga, ang temperature is parang 4 o kaya 5, ganyan. So ngayon 8 yata yung temperature. So medyo malamig. Samahan pa ng hangin. Patay na. Okay. Ayan. So guys, pag may ganito, ibig sabihin yan, 30 lang yung takbo mo. Kasi may playground dito. May malapit na playground. So mahigpit sila dito. Hindi ka pwede mag 40. Kasi dito dapat 40 yung takbo mo. Pero pag may playground, adjust ka ng 30. Saan kaya tayo pupunta? Tawid tayo. Alright. Siguro pasyal ko kayo sa lake. And then lalabas tayo. Okay. Tama. Okay, good. And guys, meron din ditong mga apartment type na bahay. So, ganyan siya. Meron kang parking sa baba. At I think meron din siyang parking underground. So, okay din yan. Alam ko malaki rin yung unit nila dyan. Mga units nila dyan. And meron ka pang labas. O, diba? Oh guys, nakita nyo naman to. Ganda ng decoration nila, oh. May ilaw pa. Ooh. Boo. Wow. Ang ganda. Alright. So guys, lumabas tayo ngayon ng street namin. Ito yung parang main road. Showway ang tawag dito. Ito rin yung dinadaanan namin pagka pupunta kami ng school nila Sophie. So ayan, ito yung mga bahay dyan. Ayan, malalaki yung mga bahay dyan. Nice. Okay. And then guys, as you can see, yung mga leaves, yung mga dahon, unti-unti na nalalaglag sa mga trees kasi nga fall. Wow. Ganito pala yun. Actually, ngayon lang namin siya na-experience. Yun nga guys. Actually, ngayon lang namin siya. Siyempre, na-experience kasi karating lang namin ng Canada this year. So, ganito pala. Ganito pala yung fall. Galaglagan yung mga leaves. Bus station papuntang Millwoods. So yun guys, dito nasasakay yung mga pupunta ng Millwoods 519. So pinaplano nga rin namin family magsakay ng bus or ng train para naman ma-experience ng mga kids. So siguro one of these days itatry namin yan. Okay. So sa tayo, tuloy-tuloy lang tayo guys. So sa bahay, since Sabado ngayon, walang pasok. Yung mga kids nandun lang, naglalaro. And then si Mami Sara, nagluluto siya ng favorite nating ulam, which is bipares. Wow! So later, matitikman natin yung bipares ni Mami Sara. Whew! Alright guys, balik tayo sa pagbabike. Ayun, no? Mga pumpkin sa labas. Guys, naalala ko lang yung question ni Pesto. Ang question ni Pesto, ano ba yung ginagamit dito sa Canada? Toilet paper ba?
or tabo. So, kwento ko lang guys, kami, syempre, Pilipino, tabo pa din. So, ang ginawa namin, manap kami nalalagyan na pwede maraming tabo kasi wala kami makitang tabo sa mga stores dito, sa mga groceries like Walmart, Superstore. So, sa tabo pa rin kami. Meron din kaming isang ginagamit which is yung flushable wipes. So, flushable wipes, pwede mo siyang i-flush na lang sa toilet bowl. Alright guys, teka lang, tawid tayo. Alright, so yun nga, flushable wipes. So, siguro yung reason nila kung bakit hindi sila nagtatabo guys, one of the reasons lang, hindi naman siya talaga yung pinaka reason or yung only reason, one of the reasons lang. Kasi yung mga bahay dito is gawa sa, mga bahay dito, gawa na sa gawa sa kahoy. So, imagine mo na lang kung meron kang tabo or meron kang bidet and then natatapon yung tubig mo sa floor, yung kahoy mababasa. So, iba yung mga kahoy, yung mga bahay dito guys, hindi katulad ng sa Pilipinas, gawa sa semento. Dito kasi kakahoy. Yeah, something to do with yung sa temperature dito, lalo na pag winter, pag ginawa mo naman siyang semento, masyadong malamig. Kaya yung mga basement, yung basement namin, gawa sa, malamig. Kasi gawa sa semento. So yun guys, kaya siguro hindi sila nagbibiday or nagtatabo dito. So yun lang, sana nasagot ko yung tanong ni Pesto. Alright. And then may naalala pa akong isang question. Kumuha raw ba ako ng EOC? Sa POEA bago kami nakapunta dito. Actually guys, para lang may kwento sa may kwento ko sa inyo, hindi na kami kumuha, hindi na ako dumaan ng POEA or hindi na ako kumuha ng EOC or ng CFO. Bakit? Kasi mayroong memo ang POEA na yung intra-company transfer ay hindi na nila sakop. So nung nandun kami sa Pilipinas, actually nag-worry kami kasi marami kaming nababalitaan na na-offload because walang EOC or walang CFO. EOC ba talaga yun? Ay, sorry. Hindi pala siya EOC. OEC pala siya. EOC ako ng EOC. Halat na paghalataang hindi talaga kumuha ng EO na OEC. So yun guys, hindi nga kami na-require ng OEC, but then again, kinakabahan kami na nasa Pilipinas pa kami. Kasi nga, paano kung ma-upload kami? Kasi hindi kami dumaan ng POEA or na CFO. So ang ginawa ko na lang noon, I made sure na meron akong printout na exempted yung intra-company transfer sa pagkuha ng OEC. So pagpasok namin ng NAIA, pag-check-in namin ang mga luggages, punta kami ng immigration. So ang nangyari, pinakita ko doon, tinanong nila kung bakit, kung asaan yung OEC ko. Sabi ko sa kanila, based on POEA's memorandum or memo, exempted ako or exempted kaming family sa pagkuha ng OEC. So pinakita ko rin yung memo, may printout ako, both POEA and CFO na nagsasabi na hindi ko na kailangan. So siguro tumagal lang din ng mga 1 to 2 minutes, sinek nila yung documents, and then kung nakita nila na oo nga, no, hindi nila kailangan ng OEC or CFO clearance, so pinapasok na rin kami. So guys, siguro ang advice ko lang sa kanila, sa inyo, sa mga pupunta dito, make sure na you research talaga kung kailangan nyo ng OEC or CFO. And then make sure lang din na alam nyo yung sasagot. Kasi sometimes, pag nakita nila na hindi nyo alam, or baka mamaya hingan lang kayo, kasi hindi nyo alam na hindi pa na required. So, mangyari, ma-offload kayo. Which is, syempre, super hassle yon. May ticket na kayo. So, complete na yung requirements nyo.
may tutuluyan na yung sa Canada tapos ma-upload pa kayo, 'di ba? Yun ang pinakaayaw na natin mangyari. Yung ma-upload pa kayo. Sobrang dami naming napanood na ganyan. And syempre nakaka-down siya. Paano kung ma-upload din, 'di ba? So 'yun guys. Sana sagot ko yung tanong na 'yon kung kinailangan ko ba ng OEC or clearance sa POEA bago nakarating dito. I know parang may mga PDOS pa yan eh. Actually, nag-research din ako dyan, nasa Pilipinas ako. Talagang chinek ko kung ano ba talaga, kailangan ba talaga siya. Umabot pa ako sa point na pupunta na nga talaga ako dapat ng POEA. Pero ang ginawa ko talaga is tumawag ako sa NAIA Terminal 3. Sabi ko, i-connect mo ako sa immigration. So, kininlik naman ako, and then siguro mga dalawang beses akong tumawag doon, magkaibang araw. Kinuha ko yung name na kausap ko, and I just made sure na ma-note ko na sinabi talaga nitong immigration consultant ko dito na hindi ko kailangan nun. So, pwede nyo gawin yon. Tawag kayo sa NAIA Terminal 3, pakunin kayo sa immigration. And then para sigurado na hindi nyo kailangan ng CFO or OEC. So sana nakatulong yun guys. So ay, nangingala ako ah. Guys, malapit na tayo sa lake. So gagawin natin, punta tayo ng lake, tapos alabas tayo ng road, iika tayo. Siguro pa bilan natin ang pasalumi yung mga kids sa 7-11, and then uwi. Alright. Okay guys, nandito yung mga bahay dito. Yan yung actually yung pinapangarap namin mag-asawa, yung ganyang bahay. The double garage, detached unit, siguro mga 3 to 4 bedrooms. Tapos may yard ko sa likod. So pinipipray namin na sana once we get the PR, we'll be able to buy a house like that. So, yeah. Alright, natin tayo sa lake. I think dala ko naman yung ID ko para makapasok tayo ng lake. And then para ma-tour ko rin kayo sa loob ng lake. So, nakakailan minutes na kaya tayo nagbabike. Saglito lang nga tayo na. Alright. Ayan guys, so, yung sinasabi ko sa inyo, kahoy yung mga bahay dito. Ayan, ginagawa yung bahay na yan. Puro kahoy yan. Diba? So, ganyan tayo dito ngayon sa Summerside Estate. So, ayan o. Kahoy. Ang galing, no? Oh, kahit Sabado may gumagawa. Galing. Wow, apat ang car na ito. Bangis. Ah, ito na yung mga bahay na malapit sa lake. Pagkakaalam namin mag-asawa, yung mga bahay na malapit sa lake guys, mahal yan. Million na yata yan. Siyempre, may access ka sa lake. Pwede kang bumili ng yacht. Pwede kang mag-boat anytime. Or I mean, not anytime, but during summer or fall, pwede kang lumabas. Ayan o. So yan, makikita natin yan. Dito na tayo guys, sa lake. So, teka lang. Hinto muna tayo at i-prepare natin yung ID natin. Alright. So, kailangan ko lang yung ID natin. Lake Summerside. Okay. So, yung access namin dito guys, kasama na yun sa binabayaran namin every month dun sa nirent naming house. Alright. So, ang gagawin natin, ilang daanan dito. Tawid tayo. Oh, what a cute dog. So guys, andito na tayo sa Lake Summerside. Sabado ngayon, parang wala na masyadong tao, wala na nagbibisit kasi medyo malamig na. So tingnan natin kung makapasok tayo. Kung makapasok tayo, maitour ko kayo sa loob. Alright. So guys, hindi pinagagal yung bike natin. Pero lang, saglit lang muna tayo dito. Gusto ko lang makita nyo yung lake pag walang tao. Ayan.
lang, katao-tao, Sabado. Pero pag summer guys, maraming tao dito. So yan. Ay, may mga nagpe-fish doon. Ay, sasabi ko sa inyo yung tabi ng lake, pag bahay mo yung tabi ng lake. Ayan, napakamahal yan guys. Ayan o. Oh. Well, hindi ko alam yung price, pero siyempre, kung may kasamang view, alam mo na na medyo na pricey yan. Napakatahimik. So may playground sila dyan guys. And then may lawn tennis doon, may basketball court. Alam ko may base, may volleyball court doon. So pwede kang mag-rent dito ng mga gamit din, like kayak, bola. So yan. So yun nga guys, kasama na to sa nirentahan namin, access. Bihira lang kaming munta rito. Sorry, matagal na kaming dinakapunta rito ulit. Pero maganda rito guys, lalo na ngayon. Pag nalaman nilang ganito ka kaslack dito ngayon, malamang mag-aaya yung mamayang hapon dito. So yun guys, tour na kayo. Maganda eh, no? Sorry, naisama ko na yung mga courtmate ko dito. Nag-picnic kami dito. Ganda kasi. Ayan, pwede ka mag-swim. Pwede ka mag-basketball. And then, ganda ng sand. Let's go. Kuha natin yung bike natin. Pasensya na nga pala guys. Narinig pala yung ingay nung harapang gulong ng bike doon sa video. So, sensya na kayo guys. Hindi ko pa siya naayos. Bike to ng nagpaparenta sa amin eh. So, pinahiram niya sa amin. Wala pa tayong time ayusin. Siguro, kailangan lang niya ng konting WD-40. Kapag may naiingay, may ipas na kayo maingay. Ayan yun. Ay, dito tayo sa tindahan guys. Sabihin natin, bili muna tayo ng something. Alright. Let's go. Kuha lang natin ito dito guys. Pwede na ito. Anything else? That should do it. Do you have a plastic bag or paper bag? White. All right. Thanks. Yes. Tapos na natin. Ayan, ito yung sinasabi kong main road guys. Ito pa ang galingan natin, Esso. Esso na gasoline station, may Circle K. 169.9 yung gasolina. Medyo mataas yung gasolina ngayon sa Alberta. Okay. Saan na yun? Road natin. Maximum 60 here, guys. Hindi sa bike, sa car. Okay. So, yan. Maximum 60, alam nyo na. 60 lang yun. Yung pwede nyo ibilis dito. Minsan may maabot na 65. Pero just to be safe, 60 na lang. Thank you.
Alam nyo guys, dito kami nakapulot ng speaker. Hanggang ngayon gumagana pa rin yung speaker. Sure may nagbato. Then nakala niya hindi na gumagana. Buti na lang napulot natin siya. Sayang din. Alam ko, parang mga 120 or 150 yun sa Best Buy. Ito na tayo. So, maraming pong salamat sa pagsama sa akin sa pagbabike. Please don't forget to watch, like, share, and subscribe to our channel, guys. Thank you po sa mga nanonood. And have a great day.